So, sabi ko patay na. Sabi ko patay na. Wala na. Hindi ko na mahanap yung cellphone ko kasi nga lobat 'yun. Paano ko siya makokontak? Pasok na tayo, may angels. Trabaho tayo ngayon, guys. Go now. So guys, nandito na po ako sa bahay ngayon. At alam nyo ba kung anong nangyari, guys? Halos kanina maiyak na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. O, ito muna. Dalawa ang nangyari sa akin ngayon pag-uwi ng bahay. So nung bawi na ako kanina, nag-out ako ng 8 o'clock. And then yun, sumakay na ako sa bus. Tapos, nasa kalagitnaan na ako ng biyahe. May dalawang, isang teenager, isang medyo bata ang sumakay. Tapos, nakita ko sila, yung mukha nila, umakyat sila dun sa likod kasi nasa may likod din ako ng bus, pero nasa pinakang medyo gitna, sa unahan ng likod. So guys, ang nangyari, biglang parang may binato dito sa ulo ko. Aray, ang sakit ko, ang sakit. Binato ako noong, hindi ko alam kung alin dun sa dalawa ang bumato sa akin, pero nagtatawanan sila. Pero ang sabi nung isang batang teenager, bumato daw yung isang kasama niya. Pero silang dalawa parehas may hawak-hawak nung parang bola. So sabi ko, bakit mo ako binato ng bola? Sabi ko, why you throw me that things? Sabi ko, it's hurt. Sabi ko. Tapos tatawa-tawa pa siya, nagagalit pa. Mukha sila guys na sila yung parang mga gypsy dito. Kumpara sa atin ba parang sila yung mga batang hamog. Ganun. Sila yung sumasakay sa bus na nanghingi. Tapos minsan namamato, nandudura. So, napag-tripan ako kanina, guys. Sobrang pagod ko. Galing ako ng trabaho. 2 jobs. Just imagine na wala pa akong tanghalian. Tapos, grabe. Gusto ko, sabi ko sa kanya, pag hindi ka tumigil, tinakot ko, tatawag ako ng pulis. Tapos, may dalawa akong kasamang isang binata at isang matanda. Sinasaway nung matanda, yung mga kabataan, teenager na, malaki na yung isa eh. May isip na eh. So sinasaway sila na wag gagawin kasi hindi maganda. Tapos sabi sa akin na matanda, pagpasensya kasi ganyan daw. Ibig sabihin parang sila ulo ba? Parang ganyan, pangusahan, parang karban, parang walang isip. So hinayaan ko, kaya lang nakita kong babato na naman. Tapos sabi ko, tatawag na ako ng pulis, ipapapulis kita. Sabi nung isang teenager eh, di tumawag ka, call. Sabi nung tapos... Nagbabaan sila, bumaba sila ng doon na sila sa may pinto kasi magbubukas na yung bus kasi papunta na sa second station. Tapos yun, pababa na sila, bigla pang bumato. Buti na kaganyan ako, buti na kailag ako. Tapos sabi ko, ay grabe, ang sarap patulan. Kaya lang guys, hindi ka basta pwedeng pumatol dito lalo sa bata. So yun nangyari, no? Hinayaan ko na lang. Parang inhale, exhale. Huwag lang talaga yung as in sobrang laking bato. Talagang ay nako. Di hinayaan ko na lang. Sige lang. Di, nung pawiin na ako, nandito na ako sa bahay, nagmamadali. Sabi ko, hindi ako magtatrabaho ngayon sa bahay or magkukumpuni ng kahit ano. Gusto ko magpahinga. Gusto ko magrest. So eto na, no? Pero before ako sumakay kanina ng bus, naman ako sa Mega kasi bumili ako ng repolyo. Gusto ko ng repolyo at saka isang isda. Minipirito ko ngayon. So nangyari na, nandito na ako sa bahay. Nilapag ko na ito. Nilapag ko na si isda. Hinahanap ko yung isa kong cellphone. Nasaan, nakacharge yung cellphone ko eh. Sabi ko, hala, nasaan yung phone ko? Tinanggal ko lahat ng laman ng bag ko. Sabi ko, patay, naiiyak na ako. Sabi ko, I lost my phone. Tinawagan ko si Petro. Sabi ko, can you please call my phone?
Tapos, hindi ko matandaan yung number na ano na pati, na-block na pati yung utak ko. Kasi ang ginagamit ko talagang number, guys, ito lang talaga yung gamit ko sa lahat. Itong pampam-block ko, nandito lahat yung number na ginagamit ko sa lahat, sa Facebook, sa lahat. Pero yung isa pang backup yun, ginagamit ko yung pang-backup sa mga password ko. So, yun yung nawala, guys. Nawala talaga. Tapos, naisip ko, kanina kasi, nung papunta ko sa second job po, sumakay ako ng Bolt. So, yung dalawang phone ko kanina na nasa karsada ako, pag out ko sa first job ko, hawak-hawak ko siya. Yung phone na nawala is Lobat na 2%. So, yun sana yung ibubuk ko. Kaya lang, hindi ko na tinuloy. Yung isa na, ito nang ginamit ko yung isa. So, yun nga, nagbook ako ng Bolt. Tapos, yun, nakasakay na ako ng Bolt, papunta doon. Nung pag-upo ko siguro, sinilid ko na yung isang cellphone, yung nawala, hindi ko na malayan, siguro na nadulas siya, na hindi ko na-shoot ng maayos yung cellphone. So yun guys, hindi ko nga po hindi ko pala na-shoot ng maayos yung phone. So, hindi ko rin guys alam na i-just imagine na anong oras na ngayon, anong oras ako pumasok kanina, mga 4:30 yun, ako nakapasok. 4:30 ba? Basta mga 4 yun, mga 4 something. Tapos hindi ko talaga alam na I lost my phone, guys. I lost my phone. Hindi ko na chinek siya nung pumasok ko sa loob ng bahay nila, ma'am. Hindi ko na siya chinek. Kasi pagpasok ko, nag-start na agad ako magtrabaho. And itong phone na itong pamblog ko, lagi itong nandito sa bulsa ko, hindi ko yan inaalis kasi nga may emergency tatawag sa akin. So, ayun na nga guys, nung pag tingin ko nga kanina, nandito na ako sa bahay, talagang, alam mo yung parang na-freeze ka na iniisip mo kung saan mo siya nawala, kailang madam, yung una kong trabaho, or dun sa pangalawa kong trabaho, pero hindi ko naman to hinawakan sa pangalawang trabaho. So, ang naisip ko, sa Bolt. Tumawag ako sa Bolt agad. Sabi ko, ang ginawa ko pa muna guys, ay try to contact my number, so, my phone. Kaya lang, naalala ko na Lobat na nga pala yun. At anong oras na, 2% na lang yun nung mag-hire sana ako ng Bolt. So, yun nga, na pagtawag ko dun sa Bolt, buti na lang, sinagot ni Kuya. Tapos sabi ko, hello, I'm the one who, ano ba yan? Na ano na yung English ko. Sabi ko, ako yung nakasakay kanina sa Bolt mo na biyahing voluntary pipera. So sabi ko, I think I lost my phone, but can you please check your car there at the back if my phone is there, because I don't know where I lost my phone. And then, tinignan niya, sabi niya, wala daw siyang nakikitang cellphone doon. So, sabi ko, okay. Sabi ko, okay. Okay, thank you. Kasi nasa biyahe din siya. So, sabi ko, patay na. Wala na. Hindi ko na mahanap yung cellphone ko. Kasi nga, Lobat yun. Paano ko siya makukontak? Tapos, kung buksan naman nila yun, meron yung, may lock yun. 2 yung lock nun. Sabi ko, patay na. So, maya-maya, tinawagan ko si Petro nga. Sabi ko, please contact my phone. Kaya lang nga, Lobat. Sabi ko, pinapagalitan ako ni Petro. Sabi niya, saan mo ba kasi nilagay? Saan mo, Sabi ko, hindi ko alam. Kasi, baka nahulog sa Bolt. Hindi ko rin naman sure. So, maya-maya, tumawag po yung Bolt. Yung Bolt driver. Sabi ni Bolt driver, hello, Rona. Sabi niya, Rona, kasi di ba may pangalan naman tayo. Sabi niya, hello. I just, kasi nung nandun ako, nakasakay sa sasakyan niya, kinakausap niya ako, yung pangalan ko rabaw ay Ronaline. Sabi ko, yes, it's my name. My name is Ronaline. Tapos hindi ako masyadong ipag-usap kasi nga, guys, pag nasa sasakyan ako, tapos malayong biyay, tapos traffic, nahihilo po talaga ako. So, kaya sa akin nagmana yung mga bata. So yun guys, tumawag nga si Kuya Bolt, tapos sabi niya, hello, I think your phone is here in my car. Chinek niya doon sa baba. Kasi doon pala nahulog. Doon nahulog sa baba. So may kasama siya. Parang tatay niya yung kasama niya sa Bolti. Ewan ko lang kung tapos na yung biyahe nila or nagbabiyahe pa siya. Kasi may kausap siya sa phone. Tapos sabi niya, hello, where is your address? I will bring your phone. Sabi ko, andito ako sa, I'm here in Garadi North. My house is in Garadi North.
Sabi niya sa akin, can you please send me your location, your address, so I can give your phone back. So, sabi niya na lang sa akin, there's a Mega Image there in Garadi North. Are you near? Sabi ko, yes. So, nagdali-dali ako. Sabi niya, okay, in 2 minutes, I'm there. Tapos, iabot doon niya yung cellphone. Sabi ko, oh God, thank you, Lord. Sabi ko, thank you, Lord. Tapos, pumunta na ako doon na ang bilis ko kasi nga nahihiya din ako na tumatawag na naman siya. Tapos yun, nung nandun na ako sa baba at nakita ko yung sasakyan niya, so yun po, inabot niya po sa akin yung cellphone ko. Tapos dumukot ako ng pera. Ito pa nga guys, oh. Ito pa yung pera ko. Iniisip ko kung bibigyan ko siya ng 50 o 100. Kasi, guys, just imagine na bibihira po yung tao nagsusuli ng gamit. Cellphone, wallet, hindi po lahat ng tao ay katulad nung driver na nakatagpo ko. Pero guys, ako po, pag ako may napupulit na cellphone, wallet, binabalik ko yan. Kasi hindi ko pinag-iinteresan yung bagay na hindi akin. Kasi alam ko yung pakiramdam na nawalan. So parang siguro ito na yung parang good karma sa akin na nagsusoli ako ng mga gamit. Binalik ang cellphone ko ni Kuya Driver. Oh my God, so... yun nga, siguro yung law of karma, guys. Pag gumawa ka ng kabutihan, babalik din sa iyong kabutihan. Just imagine, guys, na wala yung cellphone mo na bago lang yun, bago lang po yun. And guys, yung phone na yun, kaya hinahanap ko po siya kasi nandun lahat po yung kontak ko sa trabaho. Lahat ng mga boss ko, lahat ng mga client ko nandun sa WhatsApp. So, yun lang. Ay guys, sobrang bait talaga ni Lord. Kasi hindi niya ako binigyan ng another isipin ko pa na hindi ko pa nga tapos yun na bayaran yung phone na yun. Kasi yung phone na yun guys, naka-line yun. May unlimited call, unlimited text, unlimited internet. Good for 1 month. Tapos babayaran mo yun. May kasama pang phone. So, good for 2 years yun. Ano pa lang, wala pa akong 1 taon. Bago pa lang yun, ilang months pa lang yun guys. Ay, buti na lang sobrang bait ni Kuya. Tapos inabutan ko siya ng pera, no? Inigyan ko siya ng 50. Sabi niya, no, Rona. Sabi niya, no, Ronalyn. Tapos, nag-smile lang siya sa akin si Kuya. Ay, grabe guys, sobrang, alam mo yun, ang pogi ni Kuya, promise. Sobrang pogi na, sobrang bait pa. Ay, nako. Just me, you. Sabi ko, thank you so much. Yun na lang ang sinabi ko kasi ayaw niya tanggapin yung parang, ano ko ba, parang return lang ba na, kasi nga, nagbiyahe pa siya papunta dito, sa Garadi North, di ko alam kung nasa ang lugar siya. So, ayun guys. I feel, alam mo yung pagod ka, tapos biglang gano'n, I feel relief guys. Na, oh my God. So, yun lang guys, gusto kong i-share sa inyo, just me, you. Nangyari man na, alam mo yun, hindi talaga hinayaan ni Lord na, may mangyaring hindi maganda. Talagang, alam mo yung pinaprotektahan talaga tayo niya. So, kasi may friend po ako nawalan din ng phone at hindi na po nabalik. Katulad ko, yun naman kanya, hindi nakalagay, hindi naka-insert po yung SIM card. So, hindi din siya makontakt. Kaya lang, wala nang nagbalik po ng phone niya. Mabuti na lang, mabait yung nasakyan kong driver, si Kuya, na sobra po ang bait. Yun, shoutout sa'yo Kuya. Hindi ko alam kung may Facebook, siguro maybe. So, maraming salamat, Kuya. Thank you so much. So, yun lang, guys, ang video ko for today. Yan, na-share ko lang sa inyo ang aking experience ngayong araw, ang episode ng aking buhay. So, ito po yung binili kong isda o pinirito. Ayan. So, guys, agad dito na lang. Maraming salamat. Hindi ako ngayon magtatrabaho kasi I need to take rest, guys. Kailangan ko ipahinga ang aking katawan. Mag-edit lang ako. And then, yun na. Bye-bye, guys. Thank you so much. Thank you. Ingat kayong lahat. God bless.